So in this video, we are going to talk about this cage. So if you're a videographer, talagang napaka-importante ng cage sa sa camera mo kasi yung camera limited yung mga mounting point niyan. So kailangan mo ng cage para mag-mount ka ng, for example, a monitor, microphone. Kaya bumili ako ng cage para sa aking EOS R5. Meron akong old cage dati, pero pag ginamit ko siya sa photography, sobrang bulky. And then nakakasagabal sa niya sa mga button. Kaya when I saw the Black Mamba version, talagang naintriga ako. Ang ganda ng pagkaka-design niya. Kaya yeah, bumili ako ng case. And then I think it took 2 weeks before it arrives. So nung dumating na siya, kinabit ko agad siya sa camera ko, and it really looks cool. I shoot a video a lot, especially yung wildlife, and then I have a BTS job also. So nagshoot ako ng behind the scene para sa isang commercial. So after using this for more than 2 months, this is my initial review. Ito yung naging problema ko. Nagkaroon ng damage yung camera ko. Na-scratch yung EOS R5 ko because yung cage is rubbing my camera. Kaya especially kapag naglagay ka ng ng handle, hindi siya matibay eh. Parang it plays a lot. Nag-wiggle siya. Kaya if you are holding it by the yung handle niya, kapag naglakad ka, nag-aano siya eh. It moves a lot, kaya nagro-rub siya dun sa sa camera mo. Kaya ang nangyari, may scratch yung camera mo. That's the downside kasi halimbawa, gusto mong ibenta uli yung camera mo, magiging lower yung price niya dahil sa scratches. Very expensive. You can buy 2 of this case and it's not really good. Mahal siya, pero it will damage your camera. Yeah, when you look at it, it's really cool looking cage. Kasi parang parang wala siyang cage dahil sa it wrap around the camera, which is good and bad also dahil may scratch nga yung camera mo. May rubber siya sa loob ng cage, but it's limited. So meron siyang may linagay silang rubber pero dadalawa lang na it doesn't even help. For photographer is good. Basta ang gawin mo lang bago mo siya bago mo ikabit yung camera mo, lagyan mo na siya ng mga rubber or even something na point na once na nagkaroon sila ng contact, hindi magagasgas yung yung camera. And then if you are a videographer, huwag mo nang bilhin to kasi hindi siya matibay compare dito sa isa kong cage. So sa mga videographer, I recommend the old version. So yung old cage ko, it's not good looking cage but it's very solid at hindi madadamage yung yung camera. So para sa akin, sa mga videographer, mas magandang bilhin niyo yung old model nito. I think may dalawang version sila nito eh. Akala ko nga may protection yung camera ko para sa mga bumps, yung mga gasgas. Yun pala, yung case rin pala yung gagasgas ng camera ko, which is sa mga bibili ng case, especially yung Black Mamba. Meron akong tip para kung paano niyo ikabit yung cage kasi itong Black Mamba sobrang tight kasi. So ang dapat niyo, ang unahin yung gawin ay kasi merong may hole, dalawang hole sa bottom ng ng camera para hindi mag-wiggle yung camera niyo, hindi siya mag-move, something like that.
So ang dapat niyong gawin ay tanggalin niyo muna yung dalawang ano screw kasi kapag pinilit niyo magagasgas yung ano yung camera niyo. So ilusin niyo muna yung ano yung dalawang screw tapos ikabit niyo yung ano ilagay niyo na yung camera niyo. Nung una kong ano eh nung una kong paggabit na sa ko but hindi magkasya at ano nagagasgas yung ilalim ng camera ko yun pala. Yun nga dahil sa dalawang ano screw. It's shout out time. Shout nga pala kay Juverd Bertolano at kay Henrietta Abelgas. Abelgas. Kano mo si Gas Abelgas? Maraming salamat sa panonood nyo. Maraming salamat sa pag-subscribe. At hanggang dito lang ating episode ngayon about sa camera cage. Thank you for watching, guys. This is Pinoy Photographer JB and I will see you in the next adventure. See ya.